tatanungin natin kung ano yung difference itong si Kondura na no frost inverter mula sa ibang brand. Si Samsung po naman po, yung 9 cubic feet niya pataas, gumagamit po siya ng twin cooling. 19,999 lang yung kanyang 9 cubic feet. Pag in-installment mo siya, 1,916 lang babayaran mo for 12 months and with 419 EDF. Nandito naman tayo sa brand ng LG. Ayan. Hello mga ka-best finds! Nandito kami ngayon sa Abinsons para magtitingin tayo ng mga inverter na no frost na refrigerators. Ang dami kasing nagre-request ng mga ka-best finds natin yan. Dahil bukod sa matipid sa kuryente, very modern yung mga designs ng mga inverter na refrigerators ngayon. Halika, ikutin natin itong Abinsons kasi among the places na pinuntahan namin, ito talaga ang bababa ng presyo nila. Tapos meron pa silang installment. So pwede kang mag-installment through credit cards, pwede rin through home credit. Tapos mababa rin yung kanilang mga delivery fees. Napakarami nilang brands ng refrigerators na inverter dito sa Abinsons. Ngayon, ia-assist tayo ni Kiel. I-explain niya sa atin mga ka-best finds yung mga features nitong mga refrigerators na to para makapili tayo ng magandang refrigerator para sa mga bahay natin. So, ngayon nandito tayo sa Samsung. Tingnan niyo yung mga features ni Samsung. I-explain sa atin ni Kiel ngayon. Si Samsung po naman po, yung 9 cubic feet niya pataas, magamit po siya ng twin cooling. Sabihin ng twin cooling, ma'am, dalawang fan, dalawang evaporator po yung ginagamit niya. Saka separate yung lamig ng freezer niya, pati fridge. Ito po yung 10 cubic feet. Ito po yung fridge niya. Medyo malaki po. Sa 6 to 8% po ang gagamit ng rep natin. Mas marami po tayo malalagay. Alam po kung weekly tayo na namamalengke, mas maganda pa. Tapos meron din siyang ice pacemaker. Ito po, yung ice pacemaker niya. Dito po, maglalagay lang po tayo ng tubig at ilalagay natin din sa pinakalagay niya at ilalagay natin sa pinaka-freezer. Kapag tumigas na po siya, pwede na siyang i-twist. Para yung pinaka-yellow po, yung pinaka-cube niya, dito na lalagay sa, dito na po siya malalaglag. Tapos meron na rin po siyang full pack. Purpose po siya nito, kapag nagkakaroon po tayo ng brownout at meron po tayo nakalagay sa freezer, ito po, kaya niya i-maintain yung pinakalamig or tigas ng unit sa loob ng freezer natin at least mga 3 hours to 5 hours. Opo. 9 cubic ni Samsung, 25,995 siya. At pag cash payment naman, magiging 21,995 na lang. So may discount sila pag cash yung iyong ibabayad or straight payment ng credit card. Etong 10 cubic feet naman nila, 31,498 lang, pero pag straight payment o kaya cash, magiging 22,000 na lang. Ang ganda nung ano niya? Yung finishing niya po niya is metal coated, 8 times coated po siya, kulay purple. Ito naman po yung pinakamalaki yung cubic feet, 15.64 cubic feet. Kaling medyo marami kayong mamalengke weekly, mas maganda po ito kasi mas marami tayong malalagay. So po yung pinaka-function niya po, yung pinaka-digital niya na thermostat, nasa labas na rin po. Okay. Wala na po siya sa loob. E pa paano adjustment? Ito po, ito po yung adjustment niya. Pag freezer po, dito po yun, freezer. Ito po yung convert freezer. Ito po yung freezer natin, pwede natin i-convert na no, fridge. Mayari po, naka-freezer natin wala namang ganun laman. Gusto natin maglagay ng mga fruits, gulay, kung ano-ano po pa sa lamig lang po na hindi lumitigas. Pwede siya i-convert ng fridge. Pwede siya i-convert na chiller lang. Yes po. Freezer. Yes. So, ito naman 15 cubic feet ni Samsung. Nasa 44,498 siya. Pero pag straight payment po, kapag cash, magiging 31,800. So, dito naman tayo kay Sharp. Ayan. Sharp brand naman ng mga inverter refrigerators. Tingnan naman natin yung kaibahan nila sa mga presyo. Ito naman po si Sharp Inverter, JTEC Inverter po siya. Ang isipin po ng JTEC is Japan Technology. Ito naman po si Sharp ay gumagamit siya ng two-way press room. Sabihin po nito, pwede mo siyang gawing chiller, pwede mo siyang gawing normal na fire shelves. Ah, okay. Pero pag nakasarado siya? Pwede siyang gawing chiller po. Chiller siya? Ah, po. Pag inangat niya po siya, pwede siyang gawing ano, normal na pwedeng patungan ng mga tiyatrang mga ulam dito. Tapos po, meron din siyang features na tinatawag na extra echo. Yung extra echo po, yung features ni Sharp na simi sa kuryente. Siya yung mismong mag-adjust ng pinaka-temperature niya. Depende sa ilo-load mo sa pinaka-pinch. Ayun yung kinaganda sa Sharp. Tapos po, coated na rin po siya. Compare mo sa mga brand, kasi mas uso na po ngayon talaga yung coated para anti-scratch, mas matibay po, mas maganda. Okay.
So si Sharp, etong kanyang 7 cubic feet, siguro mga 3 to 4 persons kaysa pamilya, kasyang-kasya na to. 16,998 lang siya, pwede siya sa installment. Pag installment naman siya, 1,663 lang siya for 12 months. Ito naman po yung mas malaki niya is 8.1. Pakita natin yung pinakaloob. Yan, meron na rin po siyang titawag na ice twist maker. Ito po. Yan yung kaibahan niya sa mas malaki. Opo. Kasi ito po yung pinaka, ano niya, yung plastic shelves niya is adjustable po. Kaya rin po meron tayong ilalagay sa pinakatuktok, pwede niya siya adjust, pwede niya siya ilalagay sa baba. Yan po. Ang boy pictures naman ito ng 7 cubic feet, same naman po sila, di naman po sila nagkakalayo. Mas lumaki lang po yung unit natin kasi ito po 8.1 cubic feet, kaya medyo mas marami tayong malalagay sa fridge natin. So, itong 8.1, 18,998 siya, pwede rin siyang installment, magiging 1,883.7 for 12 months. Nandito naman tayo sa brand ng LG. Ayan, kita naman sa atin kuya yung mga features ng LG na inverter refrigerators. Ito naman po yung bagong labas ni LG na bottom freezer, sa baba po yung freezer, sa taas po yung pinaka-fridge. LG po, gumagamit naman po siya ng LC. Misin po ng LC ay linear compressor. Iwas fluctuation sa kuryente. Yan nga po, parang hindi nagkakaroon ng problema yung pinaka-rep natin. Tsaka less noise na rin po siya, hindi na siya ganun ka ano, sa kuryente. Sa pinaka-fridge niya po, gumagamit siya ng door cooling. Pinaka-iba sa taas po ng malapit sa pinaka-door niya, doon siya nagbubuga ng lamig. Mabilis mapalamig ni fridge yung pinaka on niya, yung mga nilagay natin. Okay, nabaliktad siya. Dito yung freezer niya. Yes po. Yes, and seafood, yes, pwede po. Ano advantage pag sa ilalim? Ang pinaka-advantage kasi na ito, ma'am, wala na po, may mga tayong manure na gumagamit na nagbubukas ng rep, lalo na po pag hindi na ganun kayong yumuyo ko, na tayong kumbodig sa pinag-pinch sa taas. Kasi ang fridge po, lalo na po pag ano, syempre, mas marami tayong nakukuha sa fridge, kumuha ng mga prutas, hindi na tayo yuyo ko. Kaya naman, mas gamit nga naman yung fridge area, no? Kaya pag kunyari may mga seniors nga naman, mas ito yung binubuksan. So, mas accessible para sa kanila. Yes po. Ma'am, kinaganda na ito, ma'am, sa pinaka-freezer section niya, meron siya tinatawag na compartment. Sabihin po, ma'am, meron siya tinatawag na ito. Pwede naka-separate yung mga meat natin or chicken or pwede rin naka-separate yung mga fish natin. Kasi so, ito yung bottom freezer. Tapos ito naman yung regular freezer na top freezer po. Yan, mga top freezer na LG. Ito naman po, sa taas yung freezer pero wala siyang sariling compartment. Pero ito, ang kinaganda na ito, meron siya tinatawag na door cooling. Sabihin po, yung pinakalamig niya po, dito po nanggagaling sa gilid. Nang ilalagay natin sa pinakaunahan or sa pinakagilid po na lumalamig po agad. Ano po sa mga door section. Okay. So, mabilis lang siyang lumamig. Mm-hmm. So, itong 9 cubic feet ay 23,998, installment 2,249. So, yung top mount freezer naman ni LG na 11.8 cubic, amount niya 32,495, pag installment naman 2,999 lang per month for 12 months. Tapos ang ganda niya black, hindi pa madaling magasgas to? Hindi naman po. Metal coated din po siya, pero matte design po siya. So metal coated, matte design. Purple din po yung kulay niya, dark purple. Kasi yan ito, mukha lang siyang black sa ilaw, nagre-reflect lang kasi po yung pino niya. Pero pag kanideliver po sa inyo, kulay ano, parang purple yung kulay niya. Sa bahay, so ito mukha siyang black, pero sabi ko yan, yung color lang ito ay purple. Kasi kulay black lang kasi nag-reflect po sa kulay sa dilaw. Because of the light. Pero pag sa bahay daw makita mo, purple ang kulay niya. Yes po. So ngayon tatanungin natin kung ano yung difference itong si Kondura na no frost inverter mula sa ibang brands. So ano ba yung kaibahan niya sa ibang brands? No? Pa-explain natin sa kanila. Ito ma'am, meron naman si Kondura na bagong labas na ano ma'am na no frost inverter. So, ginaganda na ito, ma'am, sa features na double cooling technology, sabihin po nun, separate yung lamig ng freezer mo, pati fridge. Kaya rin mo, naglagay nito ng malalansang isda. Dito po, mga prutas or mga gulay, hindi po naghahalo. Ito dito, ma'am, sa mga double cooling, once na nagbukas ka ng freezer dyan or fridge, ay nilalabas na lamig. Ito, ma'am, kung nagbukas ka ng dito, ito nilalabas na lamig. Tsaka dito, ma'am, ginaganda dito, sa mga double cooling technology, yung pinaka-prutas sa gulay mo, tumatagal ng 10 days. Hindi agad na bubulok. Kasi po, hindi po nagkahalo yung amoy ng freezer at yung fridge. No frost inverter din ang Kondura na ito. Ito, ma'am, mayroon siya tinatawag na EarthClean filter. Sabihin ko na, ma'am, hindi mo na kailangan maglagay ng mga uling. Clean filter, no? Opo.
Kasi ito mga kinakataan na ito, mga kunyari, meron kayong mga bata na makukulit na boss ng boss ng rep. Meron po siya kayo tawag na lotol alarm. Ito, pwede mo siya inipot sa baba. Okay. Kaya rin mga meron kayong ilalagay na ano, mga kick. Siyempre, katama sa pinatuktok yan. May killer kasi. Pwede mo siya inipot sa baba para makapaglagay ka dito. Dala ko sa kanya, Adaptive Defrost. Sabihin mo ma'am, sa ibang brand po kasi, pag mga mini cooling, kada 6 hours, nag-defrost yan. Ito po, 3 days bago mag-defrost, kasi adaptive siya. At so, mas matipid. Opo. Ito po yung kitawag nila na metal gray coated. Yung quick freeze, ma'am, ito po yung sa freezer. Kung gusto natin ma-frozen agad yung pinakangyari, mga meat, chicken, quick freeze mo, mabili sa pagpapalamig yan. Gano'ng katagal? Mga 30 minutes, medyo malimig na yung nilagyan natin sa pinaka... Freezer. Ma'am, meron na siya dito na tawag na alam yung sa baba. Ito yung quick cool. Sa fridge naman po yun. Pilis ng papapanamig din. So, ito yung price niya. Yung 10 cubic feet niya, 24,795. Yung kanya namang 7 cubic feet, nasa 18,495. Tapos sabi nila yung 8 cubic feet naman daw, nasa 22,000. So, ganyan siya kalaki, oh. Ganyan kalaki yung 10 cubic feet. Ang dami mo nang pwedeng ilagay. Tapos, digital na yung adjustment ng temperature niya. So, yung EEF ni Kondura 350, itong 10 cubic feet, 84 watts lang siya. Then, yung kanya naman 7 cubic feet, 303 yung kanyang EEF or yung energy efficiency factor. Tapos, 77 watts lang siya. Tapos, pag in-installment niya naman siya through home credit or credit card, ayan, 2,291.25 lang siya for 12 months, itong 10 cubic feet. Tapos, yung 7 cubic feet naman, ang babayaran niyo lang per month is 1,724.58 lang. No frost siya, anong kaiba niya kay Kondura, itong Panasonic? Ito po siya mga mini cooling. Meaning? Sabi po, single pan po niya nagamit. Ito ma'am, yung pinakala niya, chiller. Ito pinagay ng mga butter. Yan, pinagay ng egg. Yan po, meron tayong tinatawag na crisper, lagay ng mga vegetable or fruits. Yan po. Tapos manual lang yung kanyang adjustment. Opo, ma'am. Doon lang sa ilalim. No frost din to. Inverter. Yan, kung medyo mas mababang price, tapos conventional non-frost inverter ang hanap mo, eto si Panasonic. So, yung 19,999 lang yung kanyang 9 cubic feet. Pag in-installment mo siya through home credit or credit card, 1,916 lang babayaran mo for 12 months and with 419 EEF. Tapos, eto naman yung kanyang 8 cubic feet, 388 EEF. Tapos, 17,999 lang siya. Pag in-installment mo siya, 1,666 lang ang iyong babayaran for 12 months. Yan, pag inverter ref, as low as 5.58 pesos lang daw per day. At fast delivery dito sa Abensons. So, ayan mga ka-best finds para sa mga naghahanap ng no frost na mga inverter na refrigerator. Matipid sa kuryente at maganda yung features. Punta lang kayo dito sa Abensons dahil sobrang sulit ang mga presyo nila. At yan si Kuya Kiel, Sir Kiel, dito sa Abensons. Thank you very much mga ka-best finds sa nanonood ng vlog na to. And don't forget to like, share, and subscribe to this video. Pindutin nyo na rin ang notification bell para updated kayo pag may mga bago tayong best finds. And thank you very much sa Abenson Pure Gold Dalandalan, kay Ma'am G at sa mga staff nila. Sinare ko na po yung kanilang contact number sa description box natin mga ka-best finds.